huwag kayong malilikot dyan mga kapatid. Lahat baka magising si madam. Ay, lagot na lagot ako doon. Ay, yun pa naman yung napakataray noon. Uy, first time ko makaupo sa ganito. Dito muna tayo. Kaya tayo, ate, tingin muna kami. Hanggang gabi na tayo dito, ate. Kandito po, nagkakasarap talik. Huwag niyong yugyugan iyan. Pag yan nakalubog-lubog, lagot ko sa niyate niya. Kay madam iyan, umalis ka din. Ate, ano sa ate, huwag niyong yugyugan kasi umupo lang kayo. Ano na kang ganito lang? Hindi kayo maupo sa times at si madam iyan. So, maraming taray doon kayo sa times. Ate, ang tigas na kang dini. Ayaw na lang ang dini. Saan kayo naupo sa akin? Hindi kayo sa lungkwa din ang minapin. Minsan nga lang kami maka... Eh, ang nilikot nyo naman kasi eh! Sabi na huwag yugyugan at anak, kataray ng may-ari ng bahay na ito. Pag nagising yung patay na patay ang damot mo naman ate. Paano ka kayong dini? Hindi naman. Diyan kayo maglaro, diyan kayo. Huwag kayong malikot diyan ha. Hoy, umalis na si ate Kulot. Dali, dali, dali. Dali. Sinama dahil walang magbabati sa inyo. Tapos ang kukulitin niyo, sabi doon lang kayo maupo! Ate, hindi na kami yung joke. Hindi na, dito na lang kami. Ang tigas naman kasi doon eh. Dito na lang kami. Ay, ang nilikot nyo naman kasi eh! Pag nagising si madam! Hindi na nga kami nilikot, listo na kami. Alam nyo nga, bunganga niyan araw-araw pag kami lang dalawang magkasama. Utos doon, utos doon, utos doon. Hindi pa ako tapos sa kabila. Ngayon pa nga naman ang utos niya. Tapos kayo! Kayo! Dilig na lang sa ako nyo! Tignan lang nga magigising igawa mo. Huwag ka naman ingin, nakapirmi na kami din. Lagi na kong panamitan. Gigil na ako sa dalawa. Sa susunod, hindi ko na kayo sasama. Nagigigil na ako sa inyong dalawa eh. Magaling pa yung kaitinangin ang pusa ng mga maliliit pa eh. Napakakulit ninyo. Sa mga pinagbili ng inyong ina, mukha din naman kayong musang eh. Tignan yung mga itsura ninyo. Unya! Sinabi lang mag... Sabi lang mag... Magsiuwi na nga kayo. Kung ganyan lang din naman kayo. Bigyan kayo din sa labas na ar. Kulot! Sino ka mga iyan? Ito'y natutulog pa doon yung umungan na ng umungan, daig pang sanggol. Daig pang inaagas ng mga yan. Ibig ka nagsama pa ng mga asungot niyan. Sino yan? Hindi ka na nga makapaglinis niyan ng tuga, mga lababo. Diyos ko, hagyan mo ng mga linis. Nagsama ka pa ng mga asungot niya at ang supang iyan ay lumubog. Lulubog ko yung tulog pa, mga tiyana kayo. Ba? Samahan ng supang iyan? Nilulundagan niyo na lang. Ito si Kulutan na ito, hindi tumanda. Tumanda na lang walang wisyo. Yan, sinasabi ko sa inyo, nagising na si madam. Ganyan ang bunganga niyan, sunod-sunod, wala nang tigil. Kayo may pag... May paunya-unya pa kayo din yan, nalalaman. Ang papangit niya naman. Kulutan niyo mga kasama mong bate, pauwiin mo na hat. Hindi yata aabutin ng hapon na ang sopa ko ilubog. Kakabili ko lang niyo nung isang araw. Gusto mga pinagkainan baga naman? Kulutan, ay mga kapatid niyo yung umalis na yan at parang naanulong na aso. Baka hindi pa kukunin ng ano eh, mautas na. Hindi ka kayo titigil yan. Magsiuwi na kayo. Ang kukulit ninyo. Magsiuwi na kayo. Magsiuwi na kayo. Ang kukulit ninyo ay titigas ng ulo nyo. Magsiuwi na kayo. Magsiuwi na kayo. Pati ako napapagalitan ng aking madam eh. Magsiuwi na kayo. Ginulo nyo pa to. Kahit saan talaga dalhin ang mga kapatid ko, walang pag-iintindi sa buhay nila eh. Sa lalaki ng iyon, umunya, paano nang umunya? Ay, Diyos ko! Ako na nga lahat ang nagtatrabaho sa kanila, ako na rin nagpapaaral. Ati Kulot, may hindi akong dos, nalimutan ko. Wala akong pera, umalis ka dyan! Wala akong pera! Wala akong pera dahil lahat ng sahod ko ay inyo nang kinuha. Umalis kayo, umuwi na kayo. Uwi na kayo. Pati ako yung papagalitan ni madam. Wala sa oras. Pati ang mga kinainan ng mga kapatid ko. Nandito pa hanggang ngayon. Diyos ko. Sana huwag naman ako palayasin ni madam. Kulutan, sa ginawa mo yun sa bahay ko at mga pagbawaboy sa sopa kong biniling bagong-bago, wala kang sahod ng ilang buwan ha. Mag-taste ka. Yung sahod, sasahodin mo ngayong buwan, ibibili ko ng sopa at ipagpapayari ko. Doon pa yan sa kapatid mong mataba at malaki. Lumba-lumba, lubog na lubog yung sopa. Kaya wala ka sa huli ng tatlong buwan. Madam, wala na po kaming pambili ng bigas mamaya. Kaya po,
nilalagay ko na po yung trabaho ko ngayon para pambukas. Eh, wala na po kaming pambili. Huwag naman po sana kayong ganyan, madam, sa akin. Walang, hanggang ngayon po, hindi pa po nakain ng mga kapatid ko eh. Ay, Nene, wala akong magagawa. Dahil sa sobrang laki ng kapatid mo, ang sopa ko'y lubog na lubog. Ano gagawin ko din yan? Pag may mga bisita ako, tingnan mo nga ang pag-i-ture ng sopang iyan. Ay, wala akong magagawa. Tatlong buwan kang walang sahod. Tigilan mo ako. Shay, kung gayon lang din naman, madam, eh, siya mga kapatid, kumarinin na kaya din na tayo maninirahan. Din niya ang kwarto mo ka, din niya ikaw ang sangkar. Yan, tag-isa kayo lang mo. Dahil tatlong buwan, mag-iigay sa akin. Dahil tatlong buwan akong walang sahod ng mga demo kayo. Ayan, dito tayo titira. Dahil sa supang ginawa ninyo. Wala nang sira. Sa laki mong iyan, niyugyugan mo nang niyugyugan. Wala nang sira, ate. Walang sira. Lumba-lumba na. Lahat ng laman ng foam sa iyo napunta dahil lumaki ka. Naiintindihan mo? Lahat ng laman ng foam ay sa iyo napunta. Tingnan mo naman ang braso mo. Tingnan mo. Wala kang magagawa. Pati mga hita mo at saka binte. Lobong-lobo na. Dahil sa sobrang katatama na rin ang pakakal ninyo. Ni hindi niyo ako tulungan din eh. Isa ka pa? Ikaw laki-laki mo na. Ikaw ang pinamatanda din eh. Sa kapatid mo, ikay ulagain pa, tortugao. Sana tatluan mo ng maganda kapatid mo. Tira mo, lumba-lumba. Tulalain itong... Ate, doon na lang kami sa amin. Kaysa sa pinatira mo nga kami din eh. Kung ano-ano naman sasabihin mo. Doon na lang kami niga sa atin. Sige, doon kayo tumira. Wala kayong inom. Wala kayong mga pagkain doon. Dahil tatlong buwan akong walang sakit dahil sa inyo. Hindi din naman kayo mapagsabihan ang sa kaiingay ng pagmumukha ninyo at katitigasan. Ako na lang ang aalis sa sarili kong bahay. Wala kayong ano? Mahala kayo sa buhay niyan. Ako na lang ang aalis sa sarili kong bahay. Nakakaya sa mga mukha ninyong tatlo eh.